Nahimlay na sa huling hantungan si Migrant Secretary Susan Toots Ople nitong Martes bago dinala sa Heritage Park Taguig, nagkaroon ng requiemma sa DMW building sa pamumuno ni Father Jerry Orbos. Hindi matatawaran ang ambag ng yumaong kalihim. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. di napigilang maging emosyonal sa necrological service sa Malacañang noong Lunes. Sana maunawaan ninyo kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin. Napakalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat at sa bansang Pilipinas. Nagka-milagro talaga. Ang milagro si Toots. Sa London, nag-alay naman ng requiem mass para alalahanin ang buhay at pambihirang ambag ni Ople na ginanap sa Our Lady of Mount Carmel and St. Simon Stock Church, Kensington. Pinangunahan ito ni Labor Attaché Amy Reyes, Mrs. Louie Luxin, asawa ni Ambassador Teodoro Luxin Jr., at Consul General Ren Rodriguez. Secretary Toots Ople has been our inspiration. Her being a strong advocate of Filipino workers' rights is truly admirable. She has gone too soon. The coming days may not be that easy for all of us. But for sure, her legacy will live on. One of the best things that happened was when Toots Ople became the head of the Department of Migrant Workers. And by God, that woman, when I was Secretary of Foreign Affairs, she basically funded herself in order to help them. This one woman show. Hangad naman ng mga OFWs na sana ang ahalili kay Ople ay gaya niyang may tunay na malasakit sa OFWs. The late Secretary Ople was a square peg in a square hole. She was destined to lead the Migrant Workers Department because she lived, she breathed for the overseas Filipino workers, the Filipino migrants. So God bless her soul, and may the new one, kung sino man ang papalit, ay dapat pareya rin na buhay ay para sa migrant workers, for the overseas Filipino workers. Pambihira ang dedikasyon at puso sa kanyang trabaho at misyon. Kaya napakalaking kawalan ni Ople na itinuturing na kampyon ng migrant workers. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London.